Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Bakit malimit nating marinig ang katagang, ang Pasko ay para sa mga bata? Marahil sa kabila ng kislap ng mga ilaw, kulay ng mga parol, at ingay ng mga karoling, ay may nakikita ang mga bata sa Pasko. Salubungin natin ang Disyembre at tunghayan ang aming unang Pamaskong handog. Ang kwento ng Share a Home at ng magkakaibigang Mila, Olga at Becca. Panoorin po natin. Cute. Dear Charo, tatlo kaming matalik na magkakaibigan. Ako, isang old maid. Si Mila, isang socialite. At si Becca, isang byuda, ay magkakasama na for almost 30 years. Pagkaraan ng ilang taong pamamasukan, nagbukas kami ni Becca ng kantin sa aming village. Si Mila naman ay naging housewife na lamang ng doktor na nakilala niya habang nagtatrabaho siya sa isang ospital. Sometimes, I wonder kung papaano nag-survive ang friendship namin ng ganito katagal to think we are so different from each other. Pag tinawag po ang inyong mga pangalan, maaari po lamang na lumapit dito sa harap. Mr. and Mrs. Isagani Perez. Pamila, ano naman ulit sa akin? Sila ang mag-a-assign ng bata. Mamili. Sila ang mag-a-assign ng batang compatible sa'yo. Sana cute ang mapunta sa akin. Ikaw naman, parang nakalimutan mo na ang dahilan kung bakit natin ginagawa ito. Eh bakit nga ba? Di ba pinilit mo ako? Sige na nga. Matahimik ka lang. Pag hindi mo tayo yung batang ibibigay sa'yo, makipagpalit ka sa amin. Huwag kayong maingay. Baka marinig tayo. Nakakahiya. Nakakahiya pala. Ba't natin ginagawa ito? Dr. and Mrs. Sinon Domingo. Uy, ikaw yun. Miss Olga Martinez. Ano pangalan mo? Grace? Uy, ito kapatid mo. Ano pangalan sa'yo? Carlo daw. Carlo? Uy, ang gwapo nung kay Mila, oh. Sir and Mrs. Mila, hindi pwedeng magpalit. Bawal. Malay mo. Hindi na malalaman yon. Hindi ka ba nahihiyan sa gagawin mo? Isipin mo na lang anong mararamdaman ng bata. Hindi ganito, ha? Madali lang lusutan yun. Sabihin natin, ikaw ang nag-request. Right? Tapos, o kaya, ano, nagkabali dun sa loob, right? Ali na kayo! Ali ka! Doon na tayo sa van! Dali! Daan! Bobby! Ang mga batang may kapansanan, Mila, mas sensitive yun. Madali makaramdam ng rejection. Kahit anong sabihin mo, alam nila kung totoo o hindi. Kaya nga! Becca, ikaw nang umintindi dahil magaling ka mag-psychologize. Ako, hindi ako marunong mag-child psychology. I don't know how to handle this! What's his name, Bobby? Becca, please. Palusot ka pa. Ang sabihin mo, disappointed ka kasi Pilay ang napunta sa'yo. Kita mo na? Galing mo talaga. Pati ako, nababasa mo eh. Sige na, Becca. Christmas gift mo sa akin. Nakahiya ka talaga. Huwag ka nang mahiya. Ako nga, hindi nahihiya eh. Kumain na kayo? Ako, hindi pa. Ayaw kumain ni Bobby hanggang hindi kayo dumarating. Uy. Maghain na kayo. Traffic. Lahat yata ng tao nagsha-shopping. Uy. Naman. Ang maganda yung tahan ngayon, ah. Halos ubos. Saan kayo galing? Sa Cubao. Maganda ba doon? Oo, oh, dinaanan pa nga namin yung carnival, eh. Talaga? Eh, ano yan? Damit, sapatos, at saka mga laruan. Tingin nga. Wow. Ganda. Ikaw, may binili na ba sa'yo ang mami mo? Wala pa eh. Kasi masyado siyang busy. Mabait ba ang mami mo? Oo, ikaw. Mabait din.
Mayaman? Ewan ko. Siguro. Kasi madami siyang pera dun sa kahay. Alam mo, siguro maganda yung bahay ng mami ni Carlo. Kasi mayaman eh. Paano mo alam? Kasi sa kanila yung kotseng sumundo sa atin kanina. Oh, kain na tayo? Alin na kayo? Oh, ingat lang. Babi, dito ka, ha? Grace? Grace, doon ka sa tabi ng mama mo. Sa tabi ko, anak. Ako, dami pinamili. Tuwa-tuwa nga eh. O, dyan mo na lang ilagay. Oh, kain na tayo. Ika na. Ika na. Gusto mo? Kahit ano po. O di sige, kumuha ka na kahit anong gusto mo dyan. Salamat po. Babi, Babi. Gutom ka? Dahan-dahan, anak. Kasi po, sa amin, dapat mabilis ang pagkain. Kung hindi, mauubusan ka. Alam mo, Babi, dito, wala kang kaagaw dito. Naku, pwede kang magdahan-dahan. Kasi, pag gusto mo pa, marami pang ulam sa loob, ha? Kaya dahan-dahan na. Ulam po kayo? Okay lang. Oh, sige, ikaw. Basta kumain ka ng kumain, wag mo na akong intindihin. Sino may sabi sa'yo pakaila mo yan? Sabi ni Mami, pwede ka raw kong hirap. Nagsabing pwede. Kami ang bumili niyan. Di ba, you wanted a little brother? Akala ko ba matutuwa ka? Ma, I was 5 years old nang humingi ako sa inyo ng baby brother. Isn't this a bit too late? Pampilosa po, ha? Ang damot-damot. Where's your Christian spirit, ha? Huh? Nag-aaral ka pa naman sa Catholic school? Bakit ako dinamay niyo? Ma, ayo mismo ang may gusto na mag-share a home. Para masayo eh. Hindi mo maintindihan yan? Nagtatalo na naman kayo. Kausapin mo yung anak mo. Walang kamor-amor. Palibha sa spoiled brat. Mila, spare me, please. May suway na yan eh. Hindi nakikinig sa akin, naghahanap ng ama. Ako ba sinisisi mo? Hindi kita sinisisi! Hinihingi ko ng tulong mo, no? Bigyan mo naman ako ng support. Intindihin mo yung katayuan ko? Intindihin mo naman ang katayuan ko. Galing ako sa 8 hours ng operation. Pagod ako. Pagdating ko dito, singhalan ninyo maabutan ko. Eh, parang 10 anak mo, hindi ka magkandoo kaga eh. Iisa lang yan, hindi mo kaya. Wala ba? Wala po mong pupulas. Hindi pa kita napapasyal. Pasensya ka na, ha? Okay lang po yun. Palagi niyo naman po ako pinapakain ng masasarap, eh. Naku, para yun lang. Kailangan maging memorable itong Pasko para sa'yo. Dadaling kita sa karnabal. Kahit ano po, sigurado naman po ako hindi ko po makakalimutan ng Paskong ito. O, bakit naman? Kasi po ngayon lang po may umumpun sa akin, eh. Palagi na lang po ako natitira doon sa bahay ampunan. Di ba po nakipagpalit pa si Tita Mila sa inyo? Hindi ho, mas
masama ang loob ko. Sanay na naman po ako eh. Kuya, sorry ha. Hindi ko na uli lalaruin ang laruan mo. Iwan mo na lang yan dyan. Kuya, pinalala ko ng mami ng chocolate. Say na lang. Huwag na. Kuya, galit ka sa akin. Pwede ba nagbabasa ako? Pasensya ka na sa akin, kuya. Wala kasing ganyan sa ampunan. Hoy! Sarado may pinto. Kuya, huwag mong ilalak ang pinto kasi natatakot ako sa multo. Ang tanda mo, natatakot ka pa rin ba sa multo? Labas ka na nga doon! Sanay sa ano? Kasi po, madami po nagpupunta sa bayang punan. Yung pong naghahanap ng anak, naghuhulaan pa nga po kami kung sino makukuha eh. Pero kadalasan po, yung nakukuha, yung mas bata at cute. Wala po ba kayong anak? Wala. Bakit po wala? Eh, hindi naman ako nag-asawa eh. Bakit po hindi kayo nag-asawa? Wala lang. Sayang. Bakit naman sayang? Kasi po, maganda kayo at mabait. Binubola mo ko, ha? Hindi po. Naisip ko lang po, kung may asawa kayo, di hindi po kayo nag-iisa dito. Sanay na naman ako, eh. Hindi po kayo nalulungkot? Minsan. Simula ng sinundo namin ang mga bata sa ampunan, Charo. Mukhang maganda ang naging bunga ng desisyon namin na mag-share a home. Nahulog agad ang loob ko kay Grace dahil napakakarinyosa ng bata. Si Becca naman ay wala akong narinig na reklamo kahit na nakipagpalit sa kanya si Mila ng ampon. Marahil, dala na rin ang awa kay Bobby. Kay Mila ay hindi ako gaanong kasigurado. She was never sincere or serious with anyone, kahit sa sarili niyang pamilya. Uso pala yun. Ah, medyo. Kumusta na nga pala si Carlo? Well, medyo hindi siya pinapansin ni Miguel. Pero alam mo, maswerte na tayo. Yung mga amiga ko na nag-ampon, mga bata daw. Mm. Makulit na, may mga kuto pa. Lagi pala kayo nagko-compare ng notes. At least ako ang may pinaka-cute. Ikaw talaga, kailangan lagi kang lamang. Becca! Anong ibig mong sabihin? Ano ba talaga si Carlo sa buhay mo, ha? Siya ba'y isang palusot dahil ayaw mo pumunta sa isang lugar o siya ay isang social symbol dahil yan ang mga kaibigan mo ay yan ang uso? Ano ba talaga, ha? Teka, butang sungit mo! Ah, hindi. Kasi si Becca, pinapaalala lang sa'yo, baka nakakalimutan mo you're missing out on the real meaning of sharing a home. Di ba, Becca? Hindi mo ba narinig sa telepono yan? Ginagamit lang si Carlo dahil uso sa barkada niya, dahil in! Ano bang pinagpapatok na butsi mo, ha? Mila, tama na! Dear! Tapit ko na ako dito kay Rebecca. Ako, kung magsalita, akala mo kung sinong santa? Hindi naman ako may gusto nitong share a home na to eh! Kayo nagpapamilit nito eh! I don't need a meaningful Christmas! Ako may pamilya, ako may anak, I have a husband! Kayo naman itong gusto may kadamay sa Pasko eh! Ako, masaya ang buhay ko. Hindi ako miserable katulad mo! Pero miserable naman ang ugali!
saan saan na napupunta usapan eh. Ipinagpalit mo ang ampon. Ayaw mo kay Bobby kasi may pilay si Bobby. Dinamay mo ako, linagay mo ako sa alanganin. Mali ang ginawa mo. Anong klaseng utak yan? Abe, anong klaseng isip yan? Yan lamang pinagbubutok ng butse mo? Itikunin mo si Carlo? Ano to, exchange gift? Buhay ng tao, pinag-uusapan dito. Buhay ng tao, yung mga batang yan, may isip, may pakiramdam. Hindi lang pagkain, hindi lang laruan ang kailangan niyan. Mila ang kailangan niyan. Pagmamahal! Pero hindi mo naintindihan yon kasi wala kang pagmamahal. Ang mahal mo, sarili mo! Naiinggit ka lang. Ano? Ako? Ako maiinggit dyan sa mga plastic mong kaibigan na walang ginawa ko hindi bumili ng signature na damit at bumili ng mamahaling alahas na puro namang hulugan. Ikaw may kailangan yan kasi kailangan itago mo yung baho ng pagkatao mo. Ganyan lang palang pagtingin mo sa akin. Naksidente po kami sa bus. Umutay po ang nanay at tatay ko. Doon po naipit ang binsi ko. Wawa ka naman. Sabi po sa akin ni Sister Elizabeth, huwag daw po akong maawa sa sarili ko. Kasi yung mga naiwan at hindi namatay ay may misyon daw po sa buhay. Kaya hindi po sila namatay dahil sila daw po yung matitibay ang loob. Kaya po sila iniwan dito ng Diyos. Totoo po ba yun? Ewan ko, Bobby. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit kinuha sa akin si Pablo. Sino po si Pablo? Asawa ko. Wala pa kami dalawang taong kasal. Eh, natake na siya sa puso. Hindi na po kayong malungkot. Ako nga din po, minsan nalulungkot eh. Pero hindi ko na po yung pinapansin. Hindi mo nararamdaman ang mga sakit na gano'n, Bobby. Hindi mo pa naintindihan. Tagal kami mag-boyfriend ni Pablo. Tagal kami nag-ipon. Tagal namin plinano yung aming kinabukasan. Simple lang naman yung gusto namin eh. Makabuo ng isang masayang pamilya. Kaya nung nawala, mahal ko sa buhay. Para na rin akong namatay. Iba ang sakit. Iba ang galit. Sa puso ko ngayon. Sana po, huwag na po kayo malungkot. Kung gusto niyo po, babantayan ko pa kayo matulog eh. Sa emergency. Hindi ka pa kumakain. Sa hospital na lang. Bye-bye. Bye. Miguel, di ba school fair lang kayo today? Yep. Sama mo nang si Carlo. No. Look at me, kinakausap kita. Hindi
Hindi nga pwede, May. May lakad kami ng classmate ko. Sige na. Hindi naman importante yung lakad mo eh. Ako kahit gusto ko isama si Carla, hindi pwede kasi mahirap ang bata doon. Saan? Church Bazaar. Bazaar? Big deal, Ma. Ang babaw. Kala ko kung gano'ng importante. Bazaar lang pala. It's a fundraising for a good cause. A good cause? Mm-hmm. Para mag-get together kayo with your amiga para mag-dismisan. Mahirap na kausap ang maliit na bata. How utterly futile. Hindi mo naintindihan ang ginagawa ko eh. Why, Ma? What do you do? I'm involved in organized charity work. Di ba charity begins at home? Ano ibig mong sabihin? Siguro naman, dapat bigyan niyo rin kami time ni Daddy. Wala ka naman palagi dito sa bahay. Kasi wala ka! Hindi na dapat tayo nag-ampun ng ibang bata. Dapat ako na lang pinaampun niyo. Ikaw na lang ang magpakumbaba. Bakit ba tayo laging dapat ay magbigay? Ano, bata pa ba yun? Siguro dahil mayaman yun, kaya ganun. Hindi, kasi meron ka rin naman mga nasabing masakit. Olga, wala akong sinasabing pinagsisisihan ko. Pag meron akong gustong sabihin, linalabas ko. Hindi kita kagaya, ha, na laging nagkikimkim. Eh, sa college pa lang, eh, kontrapelo na kayo ni Mila. Ang tagal-tagal na ng pinagsamahan natin. Masisira lang dahil sa maliit na bagay na yan? Hindi maliit na bagay yon, prinsipyo! Ando na ako, Becca, prinsipyo. Pero Pasko naman ngayon. Eh kaya nga tayo nag-ampun eh, para maiba yung Pasko natin. Tapos makakawatak-watak lang tayo. Eh, hindi ko kakayanin na mawala kayong dalawa sa akin eh. Anong hindi mo kaya? Ano bang dakilang ginawa ng babaeng yan sa'yo, ha? Yan ba ang gusto mong maging kaibigan? Yung ganyang klaseng yan? Eh, bukod naman kay Mila tsaka sa'yo, wala naman akong ibang kaibigan. Eh, mabuti ka pa nga, may kapatid ka eh. Nag-iisa ako. Nag-iisa. Kaya pinagtsatsagaan mo si Mila, ganun ba? Kung kaibigan mo yon, mapapagsabihan mo yon pag meron kang nakikitang mali na ginagawa niya, o ba't hindi mo magawa? Eh, wala naman sa personality kong confrontational eh. Alam mo naman ako, ayaw na ayaw ko'y away. Ayoko rin ng away, pwede ba? Pero pag may nakikita ako na hindi ko nasisikmura, kagaya ng ugali ng Mila na yan, eh talaga naman mag-aaway tayo. Paano na ngayon? Olga, nagiging sentimental ka na naman tsaka emotional dahil Pasko. Kilala kita, ganyan ka naman eh. Pero hindi ba, nag-usap na tayo na hindi naman ako mawawala. Di ba, nung bata tayo, nangako tayo sa isa't isa na pagtanda natin. Oh, hindi tayo maghihiwalay. Aalagaan natin isa't isa. Yes, naman. Ba't tira kayo ni Mila? Olga, ano ba? Simula noon pa, nung nasa college pa tayo, yung babaeng yan, ni ayaw niyang malamangan siya. Lagi siyang bida. Hanggang ngayon, siya ang bida. Ano tayo, background lang? Hindi naman niya sinasadya yun, Becca. Ano ba akala mo na nararamdaman ko noon? Sinabi niya, magpalit kami ng angkon. Ang pinapalabas niya na, sa akin bagay, ang batang may kapinsanan sa akin. At siya, kailangan the best. Dahil mas mataas siya. Nakataas. Naging magaling akong asawa, Olga. Siya pabaya. Pero ako nawalan. Ako nawalan ang asawa. Ay, kukuha kong tubig. Carlo! Ayaw ko na mabalik na ako. Bumalik ka na sa atin! Alam na! Ayaw ko na! Kasi nag-aawayan niyo ako ni Mami. Hindi dahil sa'yo. Wala kang kasalanan. Bakit ka galit sa akin? Sabi mo, dapat...
pala ng ampon. Hindi. Hindi dahil sa'yo. Wala kang kasalanan. Ganyan din ang nanay at tatay ko dati. Lagi na lang ako pinag-aawayan bago ko iwan sa ampunan. Hindi. Sigurado ako, hindi ikaw ang dahilan ng pag-aaway ng nanay at tatay mo. Bad boy kasi ako sa kanila, kaya nila ako iniwan. Huwag mong isipin yan. Siguro may ibang dahilan, kaya kung bakit kanila iniwan. Pero hindi ka bad. Ba't ayaw mo na sa akin? Sabi mo dapat hindi na nagpaampun. Nainis lang kasi ako kay mami. Kasi hindi niya naman tayo naasikaso eh. Buti ka nga may mami ka. Mahirap ipaliwanag. Hindi mo kasi kakilala si mami noon eh. Ibang-iba na siya ngayon. At dati, inaasikaso niya kaming dalawa ni daddy. Pero ngayon, inuutos niya lang lahat sa maid. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Kaya lang, gusto ko si mami mismo ang mag-aalaga sa'yo. Tsaka para maalala niya yung ginawa niya sa'kin. Kaya kahit gusto ko, hindi kita sinasama. Naintindihan mo ba ako? Sige, balik na tayo. Ah, gusto mo isama kita sa school? Maraming rides doon. Ha? Gusto mo? Meka. Huwag nating sisihin ang ibang tao sa ating kabiguan. Kung ano man ang dumating sa ating buhay, tanggapin na lang natin. Tanggapin natin. Nilalanggam eh. Kuya, hindi ko naman nakalimutan yan eh. Uli-uli, huwag mo na ikakalat yung tsokolate mo kung saan-saan ha. Sorry po, kuya. Hindi ko naman po nakalimutan eh. Nilagay ko lang po dyan. Bakit nilagay mo dito? Eh kasi po, makakain ko eh. Ano? Ang gulo mong kausap. Eh kasi ipapasalubong ko po sana kayan sa best friend ko po para matikpan din po ni Junjun ang kinakain ko dito. Oh, sige. Ibibili na kita ng iba. Talaga? Thank you, God! Alam mo, ang dahang mong gimmick. Anong thank you, God? Kasi may 3 wishes ako kay God. Natupad din isa. Ano ba yung mga wishes mo? Sana maging mabait ka sa akin. Sana hindi na kayo mag-away ni Mami, tsaka sana balikan ako ng nanay at tatay ko. O sige, hindi na kami mag-away ni Mami para matupad na yung wish mo. Tama yun, Kuya. Mabait naman si Mami, di ba? Minsan nakakainis din. Huwag ka na mainis. Tignan natin. Malay mo, biglang matupad yung isang wish mo. Dumating ang tatay at nanay mo. Wish ko na lang yun, pero siguro hindi na magkakatotoo. Huwag mong isipin hindi. 3 taon ko nang pinagdarasal na sana bumalik sila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Minsan nga, sana. Tawagin ako nila sister. Sabihin nila, Carlo, may sumusundo na sa'yo. Sana nga mangyari yun. Madalas ko rin napapakinig pa sila nanay at tatay. Tumatakbo ako sa kanila papalapit. Tuwang-tuwa ako. Lalo na noon, gabi-gabi, yun ang napapaginipan ko. Pero pag nagigising ako, umiiyak ako kasi lalo ako nalulungkot. Ah, gusto mo maglaro na rin tayo computer? Sige. Tara, dun tayo sa kwarto ko. Gusto mo? Wow! May mababasa na ako! Matutuwa si Sister Elizabeth pag nakita niya to. Hoy!
ikaw, na gusto mo yung manika mo? Opo, wish ko pong magkaroon ng manika. Salamat po. Gusto ko pong magkaroon ng manika para may katabi ako sa pagtulog pagbalik ko sa ampunan. Change gift na tayo. Yan, ito muna. Hey. And this is for you, sweetheart. Thank you, and this is for you. Miguel. Merry Christmas, honey. Merry Christmas. Dad, Merry Christmas. Dad, delikado rin ako sa inyo. Why, thank you. Thank you. Ano ito? Open it. Ang ganda ng drawing mo, ah. Miguel, bakit hindi mas recent photo ang pinagkopihan mo? Oo, bata ka pa dito. Mga kasingidad mo siguro si Carlo dito. That's my favorite Christmas picture. Kasi I remember, yun yung pinakamasayang Christmas natin. Ba't ka naman nalulungkot? Ano ba? Nalulungkot ka kasi malapit na natin isoli yung mga bata, diba? Alam mo, napamahal na nga sa akin si Bobby eh. Ganun ba rin para sa'yo, kay Grace? Malungkot ang mag-isa. Andito naman tayo para sa isa't isa. Alam ko, sa sandaling tinigil ni Grace dito, pag-isip-isip ko, ang laki ng pagsisisi ko kung bakit hindi ako nag-asawa, hindi ako nag-anak. Sayang, dami ko palang sinayang sa buhay ko. Alam mo naman yung pinagsasabi mo? Olga naman! Huwag mo nang isipin yung mga bagay na wala kang magagawa. Eh, talaga madidepress ka lang. Tama na. Natakot kasi ako eh. Takot akong masaktan. Kaya hindi ako nagmahal. Sana man lamang sinubukan ko, no? Hinayaan ko na sana. Pero hindi. Naduwag ako. Carlo, alam mo, may regalo rin ako sa'yo. Carlo, may gift din ako para sa'yo. Merry Christmas! Mama! May gift din ako para sa'yo. Merry Christmas! Ma? Iiyak po kayo? Mamimiss kita eh. Ako rin po, pero nandito pa po ako. Mami, ito po ang pinakamasayang Pasko ko. Sabi po sa akin ni Sister Elizabeth, pag dadating na daw si Jesus, kailangan daw po malinis ang puso. Sorry po. Sorry po. Hindi ko po sinasadya. Sinusuli ko na po lahat ng kinuha ko sa kaha. Sorry po. Huwag na po kayo magalit. Hindi na po. Pagamot yung pilat at pilay ko eh. Umil na magagarang damit. Para may magkagusto sa akin at tampunin ako. Ayoko na sa bahay ampunan. Gusto ko na normal na buhay. Kaya lang, nakonsensya ako eh.
Ang dami niyang binigay na regalo sa akin. Mahal niyo po ako talaga, di ba? Hindi ko po kayo kaya lukuhin. God, thank you po sa masarap na pagkain. Thank you po sa mga laruan at regalo. Thank you rin po sa mga mami, daddy at kuya na pinahiram ninyo. Huwag mo akong kalilimutan, ha? Hinding-hindi po. Pagkasama ko pong matulog ang manika ko, kayo pong naiisip ko. I will miss you. Dadalawin niyo po ako, ha? Huwag na po kayong iiyak. Malungkot po ako kung malungkot kayo. Sige, hindi na. Alika na. Ma, sorry po ulit, ha? Sana po hindi na po kayo galit sa ginawa ko. Ang bait-bait niyo po. Ay, nako. Basta, susundin mo lahat ng utos ni Sister Elizabeth, ha? Opo. Tsaka, hindi naman ako nagagalit sa'yo. Nag-enjoy ka ba? Opo. Thank you po, Alia. Sabihin niyo lang po sa Daddy. Sana. Sa susunod na Christmas, sa amin ka ulit, ha? Ay, hindi po ba darating si Kuya? E, may pasok kasi, eh. Bye-bye! Bye-bye, kiss! Salamat po uli. I love you! I love you. Oh, sige na. Bye! Ngayon, ako ang nagpapasalamat sa'yo dahil napakaganda ng binigay mong Pasko sa akin. Siguro ang dapat ko pang sabihin napakaganda ng buhay na ibinigay mo sa akin. Eh kung nalulungkot po kayo, dalawin niyo na lang po ako dito. At pag kailangan mo ng tulong, tatawagan mo ako kagad, ha? Apa. Kuya! Daddy! Sister Elizabeth, ang mami ko po. Bobby! O, halika na, pumasok na tayo. Okay ka na ba? Okay na. Good boy ka palagi, ah. Kung good boy ka rin. Pagka naubos na yung battery ng laruan mo, tawagan mo ako, ah. Dadalang kita ng marami. Tsaka pag naubos na rin yung chocolates mo, pupunta kita dito. Sige, ubusin ko na kaagad para pumunta ka na uli. Ay. Ay, sinan? Nila! Merry Christmas! Merry Christmas! Kamusta na yung Pasko nyo? Okay. Masaya naman! Eh, ikaw! Tama ko, Olga. Mas may meaning. Miguel, kiss sa mga tita. Laki na! Hindi ko pa napadaling regalo ko sa inyo eh. Kami rin! Magkita-kita naman tayo para magbigay ano? Bek! Mila! Ang pagdating ni na Grace, Bobby at Carlo sa buhay namin ay nagdulot ng maraming pagbabago. Si Bobby, tinanggal niya ang galit at hinanakit sa puso ni Becca. Si Carlo, pinakilala niya muli ang kahalagahan ng pagmamahal at pamilya kay Mila. Si Grace, tinuruan niya akong maging matapang at magmahal kahit na maaari akong masaktan. Hindi na nabuwag ang samahan namin, naging lalong matibay pa nga. Nang sumunod na taon ay tinigil na ang Share a Home Project. Ngunit ang diwa nito ay nananatiling buhay sa aming puso magpahanggang ngayon. Nagmamahal, Olga.